araw nga ay aming pinagpatuloy ang paglilinis at pagdadamo sa side na to para nga atin ang mailipat ang pwesto ng mga Marites, Este, Kamatis. Dahil nagkakagulo na nga sa seedling tray ang mga Kamatis tulad ng mga Marites, charot. At dahil medyo mahaba pa nga at medyo malaki pa ang aming dadamuhan, amin na itong pinagtulungan. Dahil meron nga tayong kasabihan na two heads are better than one. Wow, English yun na, charot. At yung atin nga isasalin sa Tagalog ay ito ang ibig sabihin. Kapag ang dalawang ulo ay pinaguntog, sigurado ka, bukol ang resulta. Charot! Siyempre, atin lang idadaan sa kwentuhan. At bilang namin na malayan, tapos na pala ang aming dinadamuhan. At agad ko na nga kinuha ang piko para maumpisahan na ang pagbubungkal at paghukay. Akin mo nang binungkal at hinukay ang lupa para maging malambot. Nang sa ganon, ang ugat ng Kamatis ay madaling makapagchismis, Este, para ang ugat ay madaling makagapang sa lupa. At eto naman si Mrs. Tinesting agad ang bagong nozzle na aming ikinabit. Kung maganda, mahusay at matibay ba ang pagkakapit tulad ng kabit, charot. At ayos dahil maganda ang nozzle na aming nabili. Kaya lang medyo bitin pa rin dahil maiksi ang hose sa aming tubig. Pero pag nagaluwag-luwag ay amin talaga itong bibilhan para hindi talaga mahirap diligan ang ating mga halaman. Asawa ko lang naman ang mahirap diligan, charot. At tinigil ko nga muna ang pagbubungkal at inumpisahan ko lang durugin ang mga lupa. Medyo naghahabol lang kasi kami sa oras dahil meron pa kaming didiliberan sa may bayan. At ang konting seedling nga ng Kamatis na aming dala ay inumpisahan ko ng ilibig, Este, itanim. Nagdala lang kami ng konti para lang maumpisahan ang ating pagtatanim ng Kamatis. At eto na nga, akin lang dinadahan-dahan ang paghila dahil nagkapulo-pulupot ang kanilang mga ugat. At syempre, akin din talagang iningatan dahil medyo malambot ang kanilang kawatan, Este, katawan. Baka biglang maputol sa aking paghila. At sa aking pagtanim ay dahan-dahan lang din ang pagtabo ng lupa. At samahan mo na rin ng konting paghimas, charot. At syempre, atin pa rin itong babalikan dahil atin pa itong tutusukan ng kawayan. At lalagyan pa natin ng organiko na abono. Ang purpose ng pagtusok ng kawayan ay para madali silang masilipan, Este, para madali natin silang makita. Baka magkamalan pa kasing damo. At sana nga tayo'y kaawaan ni Lord na ang mga tanim na ito ay kanyang palaguin at palakihin. Importante pa rin na magtiwala kay Lord dahil lahat ng bagay ay nasa kanyang mga kamay. At eto nga lang muna ang aming nailagay dahil ang tao sa dulo ay gusto na nga tumagay, charot. At hanggang dito lang muna mga kawiner. Thank you.